Caps Farming. Good morning po. Ayan po si Johnny dumating. Para hello Johnny. Pumasyal lang po. Ay, tagal na di bumalik. Matagal-tagal po siyang di pumasyal dito sa Laguna. Kasi nagbakasyon po siya sa Bisaya. Pumasbate. Sa Masbate. Hingin ko po yung lemon ni Cap. May mga... Ayan. Kaya humingi po siya ng binhi. Ayan, umuugat na po siya. May mga ugat pa. So, humingi po siya ng lemon, binhi. Ayan o. Oh. Ayan, naugat na. Kaya... itatanim daw po niya doon sa kanila. Ari sa Pasoy nga yan eh. Opo, sa bahay po. Oo. Meron pa dito. Ayan. So, long time now si Johnny. Ayan. Labas na yung ugat po dito ah. Labas na yung ugat nito ah. Ayan. So, ayan po si Johnny talagang nagustuhan po rin aking lemon. Kasi nga ay maganda siya. Ayan o, kita nyo maraming bunga, hinog na ho. Nasasayang lang. Medyo pagka ano ayan, nanlalaglag na iba. Meron pa yata doon sa banda taas, wala na. Ay, meron pa akong inano dyan. Ayan pa o. Ayan o, meron pa o. Apat o. Ah, dalawa. Tatlo. Kunin mo na lahat kasi. Iwan ko na para itanim nyo, Kap. Marami na yan. Di gagawa na lang uli. Sige lang, kuhanin mo. Para si malay mo si July gusto. Ah, sige po, bigyan ko. Oo. Para mayroon siyang binhi niyan. Ito po yung kamatis namin, mga ka-farmers. Pero nasira po talaga siya ng ulan. Ayan po. So mayroon pong masasabi si Johnny kay Ma'am Estin. Dahil kita po niya kasi oh, ito. Ulan po talaga. Medyo matatalo kung magtatanim kami ng mga lettuce. Kaya, ang ginawa ko na po rito ay ito. Ayan. Medyo tinamnan ko kamatis. Then, nilagyan ko na po ng sitaw. Ayan po, mga ka-farmers. Salamat po dito, sir, ha? Oo. Ilalay ko po sa paso sa bahay. Oo. Marami po akong tanim din ganito, eh. Gusto mo magdala sa yote, Johnny? Babalikan ko na lang, sir. Alin? Iba. Dadala po kami. Ng sayote. Ang sayang naman. Dito na rin po kami. Mm-mm. Ano ba yan? Ganun din. Pero ano naman to, yung cutting. Ito yung mga style na cutting. Oo. Cutting style. Oh, tumubo na rin. Ayan. Okay. Oh. Ang tawag nilang cutting style. Oo. Pero bihira lang ang tumutubo. Ayan. Transfer mo na lang. Ayan. Ito na po yung mga lemon. Umugat na. Tatanim ko na po sa pasto sa bahay. Ayan. Medyo papahinga na po sila dito pagtatanim. Okay, medyo... Kaya ano, medyo talo po kasi ng ulan pag walang greenhouse. Kaya ayan po. Oh, sayang ano ko, manguha ka pati ng lemon doon. Ng mga hinog. Matinik 'yan ah. Ayan. Paramihin mo doon sa inyo. Opo, sir. Marami po talaga 'yan sa akin. Ha? Dadami po ito. Oo. Pag tumubo doon, maganda direkto na rin. Apo. Kaysa sa paso. Si lumalaki siya eh. Nadalawa lang po yung ano ko yan. Papaso ko yung iba direkta ko. Oo. Sukit na ako na. Ayan. Kunin natin yung mga sayote dyan. Yung sa bandar yan. Para at least. Ayan. Ah, madumi. Hugasan mo na lang mayami. Yan o, yan. Dito o, yan o. Bibigyan ko po si Johnny ng sayote para may maiuwi naman siya sa kanyang pamilya, pang ulam, para hindi na po niya bibilhin sa palengke. Oh. Sige pa dyan sa banda taas. Ayan o, oh, sa may tabi ng puno. Ayan o. Oh.
Buti pa doon. Oh, kita ko yan, sir. Dadalawa kami ni Kap. Ay, ni Kuya July. Oy. Ayaw mo pang dagdagan? Okay na po yan. Oy, sige. Ay, pulutin mo na isa. Opo. Malit naman po. Malit naman po. Malit naman itong lagayan na to. Pantanim na. Oo. Gusto mo maraming pantanim doon ba? Ah, sige po. Sa baba. Halika. Sige po. Baka. Para. Baka. Para kung saan tipulo baka. Kailangan wag doon sa mainit na lugar, o, doon sa dadaanan ng tubig. Oo, tapos doon sa ano mo itanim sa may puno o kaya yung hindi masyado mainit ba? Puno ng mga ano? Kung may mga puno ron. Oo, kaya lang mamamatay ang puno. Oo. Okay lang. Ayun sa yuti oh. Yung ano lang. Hindi naman ha. Kunin mo. Pampula dito dala mo ilalagay. Aka na ako na magbibitbit. Oo. Ayan. So, ayan po, mga farmers. Hindi na kumuha po siya ng mga pananim na sayote at saka panggamit sa bahay. Ayan. So, ayan po. Kukuhanin na po niya yung tractor na gamit namin. Kanili. Kakarga na. Op. Taas pa. Pakikarga na lang. 1-2 bato. Op. Oh. Okay. Ayan, alis na po sila. Salamat po kay Ma'am Esten. Hey. Ayan, malapit na po tayo diyan sa aking mga tanim na beans. So ngayon po yung first harvest ng beans. Kaya tingnan natin kung maraming mapipitas. Ayan. So ito po yung laban sa nikote. Iba't iba din po ang tanim nikote. Oh, mga ka-farmers. Ayan. So andito na po tayo, mga ka-farmers. Ito na po yung beans. Ayan. Ayan po. Ito na. So, konti pa pala ang makukuha. Oh, pero ang ganda. Oh, mga ka-farmers. Kaya po ay may tanim na kamote sa ilalim at beans po itong gumagapang pataas. So, yan po. Ayan. Oh, may mamipitas na nga po pala kahit kaunti. Ayan. Okay. So, kailangang iayos ang gapang ng mga beans kasi bumabagsak po yung iba. Ayan. Ayan. So, meron pong pangilan nilan pa lang at hindi pa lahat ay makukuha. Ayan. Oh. Ayan po. Kailangan po ay lagi kayong papasyalan ang inyong mga tanim para at least ang naaalagaan nyo ng maayos. So okay naman po siya. Oh. Gamas na siya. Pati kamote malaguna. Ayan. Kaya nakakatuwa pagka ganito na uli ang mga tanim. Tuloy-tuloy po ba ang harvest? Ayan. So, kukunti pa ho yung mapa-harvest palagay ko. Kasi puro bulaklakan pa lang po siya. Ayan. Hindi pa gaano karami. Oh. Ayan. Pero meron ng mangilan-ngilan na makukuha. Ayan po. Magsusukob po siya, mga ka-farmers. Ibig sabihin, hindi kayo maaarawan, hindi kayo maiinitan pagka siya ay nagsukob na. Ayan po. Oh, kailangan lang po talaga ay naayos yung gapang niya
para hindi kayo masisikipan, para makakadaan po kayo. Ayan po mga ka-farmers, oh, meron po ng ilang mga piraso na mga beans. Ayan. Ay, malago. Talaga pong malago ang iyong mga tanim, kasi husto po siya sa pataba. Kasi yung mga pataba po ng kamatis noon ay andyan pa. Kaya ito, nakukuha ng beans. Kaya kakatipid din po kayo kung sakaling ganito ang inyong ano. Sayang po kasi yung pataba, sayang yung balag, kaya dapat may tanim na iba pagkatapos po ng kamatis. Ayan, ganyan po ang dapat. So ang daming purpose po nito, may kamote, may beans. Ayan, yung isa po namang part ng lupang taniman ay may sitaw at may sayote. So tuloy-tuloy po baga mga ka-farmers. Ayan, oh, dami, dami talaga ng ma-harvest kasi marami kang tanim. Di ho baga mga ka-farmers. So napakaganda po pagkagayon ang inyong technique. Hindi kayo malulugi. Kumita ka na sa unang tanim sa kamatis, maaaring kumita ka pa uli dito sa beans naman, kasi napakamahal ho ng beans ngayon. Ayan, sobrang mahal po ng beans ngayon, kaya makakaswerte kami ni Kalantoy. Ayan po, oh. So ayan po yung isang part ng taniman namin. Ayan, ganda. Okay, so napakahaba po niya na iras, kaya wala ho yata sila. Ah, andyan, may nitas. Ayun, mayroon din pipino. Ito po yung labanusan namin. Ah, ito po yung pina-spray ko na nala part na ng labanus. Inubos na po kasi. So ito po yung isa pang part ng hindi pa nai-spray. So pa-i-spray ko na rin po siya lahat ito. So kukuhanin po lang, uubusin lang po yung mga labanos dito. Ayan, so bukas po ito ay maaararo na para po maitanim na namin itong punla naming repolyo. So repolyo naman po yung kasunod nito. Ayan, pag naararo na po, okay na. So 1 week na po siyang spray sa damo, kaya namatay na po siya, kaya pwede na po siyang araruhin. So ito na po mga ka-farmers yung itatanim naming repolyo. Ito na po yung punla namin na repolyo, bali 2 lata po siya. Kaya ayan mga ka-farmers, may pananim na, ready na po yung siyang itanim itong aming punlang repolyo. Ganda, oh. Siya po ay lockable ang binhi niya. Ayan, ganda po, napakaganda po ng pagkapunla ni Kalantoy. So talaga pong healthy at alaga. Ayan, ayan po mga ka-farmers, okay na okay na. So ready na po siya, naghihintay na lang pong itanim namin dito sa part ng aming labanusan. So ito po yung unang tanim na labanus, inubos na po at in-spray na. Ayan, medyo kumita po tayo sa labanus, kaya tanim po ulit tayo ng panibago mga ka-farmers. Ayan,
So ito pa rin po yung isang part ng taniman namin. Ang tanim po niya ay kamote lang. Ayan po. So namatay na po yung kamatis. Ayan. Ito po yung isang part na tanim namin. Kamote lang po siya. So wala na pong kamatis. Pinatay na ho namin para ang mga kamote ay lumago na siya. So yan po. Kita nyo, ganda. Andito na po sila at nagbubunot. Inuubos na po kasi yung labanos. So ito pa po, isang part pa rin po rin ng taniman na labanos. So ubusin na po siya ngayon para ma-spray na rin po siya ng sa damo. So yan po. So ito po yung final or last bunot ng labanos. Ayan. Ano bang ano, makaka isang karga baga tayo? Mga tatlo. Ito, ubos na po ito. Wala na po siya. Kaya inuubos na po talaga. Ay, maliliit na nga. Ay, wala na po talaga. Hindi na po siya lalaki pag ganito. Ayan. Kaya wala na po. Kaya pa-i-spray na po siya para matamnan na po ng bago. Ba, maganda ang tubo ng kanyang labanos. Oh. Aloe po yan. Siya po ay may tanim na ng repolyo. Nauna sa amin. Sa pagtatanim ng repolyo. Oo, ganda. Ganda ng pagka ano, walang damo. Yun ang gusto ko sa iyo eh. Oh. Eh pag madamo is ko okay, laging ano eh, lambot. Lamutihan. Ah. Parang sobrang damo na. Kailan mo spray bukas pa spray mo na? Kailan mo pala palak ipararo are? Oh. Mamaya ano pa kung ano. Oo. Para maitanim na yung punla natin pag naararo na. Ayan po mga ka-farmers. So tapos na po kami dito sa isang part ng labanosan. Kaya kakarga na to. So ito po. So nakababa na po ng isang karga. Kaya hihintayin ko na lang yung isang pagdating ng magkakarga. At sasabay na po ako pababa para ayusin o asikasuhin yung pagpapahugas na itong labanos para matuyo. So ayan po si Kalantoy, panayakwat ng dahon. Oh. So ito po ay pa-i-spray na rin niya. Spray niya sa damo. Para. So ubos na po siya, hindi na po lalaki yung mga laman nito. Kaya ayan, pa-i-spray na po. Wala na. Inubos na po namin yung lahat ng pwede. Lahat ng mabibili, mabebenta ay kinuha na po namin, kaya ispray na po siya tomorrow. So bukas din po maghahanap ng mag-aararo para at least ay maitanim na namin yung punlang repolyo. Maganda po ang tubo ng repolyo namin. So yun naman po yung kasunod na itatanim namin, repolyo na. Okay. So shout out po sa lahat ng mga nanonood, mga subscriber ko. Ayan na po yung magkakarga. At yan, hihintayin ko na lang po at bababa na rin kami. So maraming pong salamat sa lahat ng mga nanonood. At natutuwa rin po ako at natututo kayo sa mga video, sa mga binablog ko dito sa aking YouTube channel, ang Cups Farming po. So ayan po mga farmers, bababa na po ako kasi kapag baba na po ng dalawang karga,
para maasikasuhin ko po naman yung pagpapahugas. Ayan, sobrang dilim po pati. Ayan, kita nyo. Ayan po. Medyo naambo na. Kaya bababa na rin po talaga ako. Buti na lang nakapagbota ako. Kahit pa paano, hindi masyado madulas. Ayan. So, dalawang karga na lang po yung iba, bubunutin nila. Para apat na karga po lahat. Pagkatapos po nila nun, ay mamimitas na sila ng beans. Kaya, okay. Daan. Oh. Medyo maputik. Oh. Ah.